Then, lagyan na natin ng dressing at ng gulay bago habang iniinit natin yung ilalim. Na ang kanyang apoy, baka masunog. Lagay natin yung pati. So, ito yung hilaw. So, ito yung dalawang hilaw. Tapos, ito yung luto. So, ito yung luto. Yan. Ito yung luto. So, lagyan natin ng gulay. Lagyan natin gulay. Yan, patay na natin kalan. Then, itaklob na natin. Magluluto pa pala ako ng dalawa kasi yung sabi kong titikman kong dalawa. So, yan ang tignan natin kasi sa non-stick ko siya iluluto. Pakit na natin yan. So, yun yung dalawang hilaw. So, lagay ko pala sa magkabilang end para may distinction tayo. Yan. So, yun yung hilaw. Ito yung dalawang luto. So, palitan natin itong ating kawali para itong ating pinaglutuan para makapagluto tayo sa non-stick. Tignan natin pag non-stick ang gamit kung paano ang performance niya. So, lutuan na natin. Ito yung luto. Bakit na siya. Hindi naman siya dumidikit. Kaya lang sikit siya. So, takpan natin. Hintayin natin maluto. Check natin. So, titaman natin buong-buo siya. Yan, hindi siya dumikit. Ay, right to! Kahit walang karne, tumitilamsik pa rin. Hinaan ko yung apoy. Kailangan ko yata ng dalawang pang sandok para may pinuntra. Ayan. Tumagilid na.
Mahirap pag maliit yung kawali eh. So, ayan. Ito naman, isabalik pa rin ko. So, at least, yan, ganyan siya, hindi siya dumidikit. Basta non-stick yung gagamitin at hindi siya nadudurog, dikit pa rin siya. Pero doon, pag yung ang gamit nyo, salimbawa, yung pati pan, yun, hindi yan didikit doon. At madaling magbaligtad kasi diretso lang. To kasi is, iniilalim mo yung sandok mo, kaya medyo mahirap magbaligtad. Pag doon sa pati pan, yung mga ginagamit ng mga nagtitinda ng burger, mas madaling magbaligtad kasi diretso lang yung sandok mo. Hindi ko makuha nung ano to eh. Kailangan akong kontrahin. Yan. So, lakas ako na yung apoy niya. Para maluto na siya. So, hanguin na natin at tikman. Medyo mahirap kuhanin. Pero pag nga sabi ko nga, pag sa pati na lutuan, madali siya kasi straight lang yon. So yan, tikman na natin ang ating Luternati Burger. So obviously ito yung luto kasi ito nga yung nadideform. Yung hindi luto is hindi siya nadideform. Tikman natin alin ang mas okay sa lasa. Pwede mura, tapos mas healthy.
So, sa susunod, tatry kong walang rin para vegan burger siya. And kung pwede siya sa tutor natin, ibig sabihin, pwede din siya sa ibang tutor. Pwede tayo mag-try ng ibang tutor. Pwede tayo mag-try ng beans, nagyo beans, ng kalabasa. So, ito is may halo pala. Bigyan natin ng distinction alin ang masarap na gulay na gawing burger. Ah, sigurado ko yung ano, yung saging, yung banana blossoms, masarap kasi na-try ko na yan. So, try tayo ng iba. Tsaka yung talong burger, na-try ko na yan, masarap siya. So, ito, masarap din siya. Kaya lang, halo to. Kalabasa at tsaka gluten natin. So, minsan gawin natin purong gluten. So, tikman ko naman itong pre-cook, tapos mag-goodbye na ako, or mag, kasi low memory na ako, namatay na siya. Maganda rin yung pre-cook, pag nasa, sarap din. Okay din siya. Diyan po nagtatapos ang ating presentation ng Blue Eternity Burger and Kalabasa Squash Burger. Hanggang sa susunod, sana marami kayong matutunan sa aking mga videos. Don't forget po to like and subscribe and share and ring the notification.